eh. Masaya na kami, nakita ka namin na okay ka na. Eh, isa na yun sa pinakamasaya sa buhay namin. Andiyan ka na. Kikita ko si Mahal, nandito, naglatatakbo. Diba yan? Grabe. Yeah, bye-bye na. Ngayon, nung lumapit ako, sabi ko, anak, magpalakas ka. Mm. Kumain ka nung kumain, sabi ko. Magbawi ka. Tapos, alam mo bang ang daming issue ngayon? Oh. Ako nagkwento. Daming fake news. Ang daming fake news na lumalabas. Ang sagot niya, wala po akong nababasa. Dahil umpisa nung nangyari yon, hindi na po ako humahawak ng cellphone. Kaya nga na, kaya ang daming mga fake news sa YouTube. Kisyo kung kailan daw sa kahuli-huli ang sandali, di ka man lang nagpakita kay Mahal ng di ka malang sumilip sa burol. Ang dami. Tapos kako, ando hanggang sa uling antungan daw, di mo malang daw na-i-attend. Siyempre kami nasasaktan din noon. Kasi alam ko rin naman kako, alam ko rin naman na gusto niya makamove on muna kahit papano. Yung medyo recover na siya bago niya harapin ulit. Na magkukwit na siya mag-vlog, yun diba? Ang hindi totoo. Fake news din yun. Ang dami kasing lumalabas na fake news eh. Ako, nakita ko kay Mix yung pagsisilbi niya kay Mahal, yung pag-aasikaso niya. Ako mismo makakapagsabing genuine. Paano kung muling magmahal? Paano kung, di ba patay naman na si Mahal? Paano kung muling magmahal si Mix? Matatanggap nyo ba agad-agad? Ay, siguro sa ngayon. Ako na, sasabihin ko na ng derechahan. Hindi ko pa kaya talaga. Maiiyak ako. Iiyak ka na naman. Oo, gusto ko. Kasi alam ko, tingin ko, Benny. Mm. Tingin ko lahat kami. Kasi isa lang puso namin eh. Talaga. Na nakanalunod na talaga kay Mahal eh. So, pero tapos biglang makikita namin siya. Yun na, doon na siya parang umiyak. Bumigay na siya. Nagbahid muna siya ng luha. Tita, ay mami, hindi ko po ginusto yun. Ako, nasasaktan din po ako. Baka akala nila, wala sa akin yung, hindi man lang ako nag-effort. Gustuhin ko man, mami, hindi nga ako po pwedeng lumabas. Kaya sana, maintindihan naman nila ako. Pero ngayong panahon na to, wala pa akong nalalaman na balita kasi hindi ako mula po nang nangyari kay Mahal, hindi na po ako mawag ng cellphone. Yun na nga eh, kahit daw sa huling sandali, hindi man daw na, sabi niya, gustuin ko man mami, ako gustong gusto ko, kaya naiiyak siya na noon. Yun ang parting naiiyak siya dahil yun ang topic. After noon, nakangiti na siya, nakikipagkwentuhan na, tapos ang sabi nga niya, di pa niya kayang mag-vlog at hindi pa niya kayang hawakan yung cellphone. Pagkagaling ko lang po sa Hungarian at sa mga hindi po nakakaalam ay na-quarantine po ako ng 14 days at hindi po ako nakabisita kay Mahal. Bigat sa puso yung mga nangyari mga nakaraang araw. Hindi ko kinaya yung mga bigla ang pangyayari na kahit ako hindi ko rin in-expect na ganun yung mangyayari.